marahil tayong lahat ngayon, ay nanonood o nakapanood na, sa comedy show na Bubblegang ng GMA Network. Pero bago pa simulan sa telebisyon ang Bubblegang noon 1995, ay mayroon nauna dito, na isa rin comedy show, na ipinalabas sa RPN9. Ito ay ang Champoy na nagsimula noon 1980, at tumagal hanggang 1985. Ang comedy show na ito, ay pinangunahan ng magkaibigan, at magka tandem na sila Subas Herrero at Noel Trinidad. Ang pag-uusapan natin sa video na ito, ay ang kalahati ng Champoy na si Subas Herrero. Siya ay isang versatile character actor at singer, na gumanap ng iba't ibang roles sa mga pelikula, mula sa comedy, action at kontrabida roles. Alamin natin ang kanyang naging buhay sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Humingi siya ng tawad sa akin. Sa kanyang ama. Sa mga nagawa niyang pagkakamali. Sinabi niyang nakahanda na siyang iwanan ng babaeng siya simula pa lamang ay naging isang malaking pasanin na para sa kanya. Sinungaling? Ano ang hindi ka sinungalingan? Ano ang gusto mong marinig na sabihin ko rito? Na mahal ka ng anak ko? Na hindi ka niya maiwanan? Na handa siyang ipagpalit ako na kanyang ama sa isang babaeng katulad mo? Si Ricardo Wright Herrero, na mas kilala sa kanyang screen name na Subas Herrero, ay ipinanganak noon April 3, 1943 sa Maynila. Siya ay mayroon American-Mexican ancestry kung saan ay nagbigay sa kanya ng kanyang distinctive looks. Siya rin ay kilala sa pagiging mahusay na character actor, na hindi natatakot tumanggap ng mga villainous character, upang pagmalupitan ang bida sa pelikula. Siya ay nag-aral ng kolehiyo sa Ateneo de Manila University noon 1950s. At habang nag-aaral, si Subas ay naging miyembro ng Ateneo Glee Club kung saan nahasa ang kanyang talento sa pag-awit. Si Subas ay nagsimula sa industriya ng show business noon dekada 70. Siya ay nakilala sa mga pelikulang Black Mama at Panic noon 1973. Diligan mo ng hamog ang uhaw na lupa noon 1975. Bakekang noon 1978. Sambahin ang ngalan mo noon 1981. Karapatan ko ang pumatay, Kapitan Guti noon 1990. Gao Yasian noon 1995. At Daadar na Adventure noon 1996. Gumanap din si Subas bilang ang malupit na kontrabida, sa mga pelikula ng kilalang action star tulad nila Fernando Po Jr., Ramon Revilla, Joseph Estrada at Rudy Fernandez. Nakasama din niya ang mga tanyag na komedyante sa mga comedy films tulad nila Comedy King Dolphy, Redford White, at ang trio na si Tito, Vic and Joey. Pero, ang kanyang maituturing na ultimate ka-tandem, ay ang kanyang kaibigan mula pa ng kanilang kolehiyo, na si Noel Trinidad. Ang dalawa ay nagkaroon ng sariling comedy show sa RPN Channel 9, na maihahalin tulad sa Laurel and Hardy ng Hollywood. Ang show ay may pamagat na Champoy, kung saan nakasama nila ang ilan mga artista tulad nila Tessie Tomas, Cherry Hill, Gary Lising, Ronnie Lazaro, at Mitch Valdez. Ang mga ito ay tumayo bilang supporting characters ng show. Ang partnership nila Subas at Noel Trinidad, ay nagmula pa noon panahon nila sa kolehiyo, nang sila ay magkasama sa Ateneo Glee Club. Sila ay naging magkaibigan, at ito ay nadala nila hanggang nang sila ay pumasok sa showbiz. Nabuo ang idea ng show duo, nang ang dalawa ay magkatuwaan na mag-perform sa party ng isang kumpanya. At dahil doon ay nakuha sila bilang lead sa TV show na Champoy. Ana Sarmiento, Susan Trinidad. Oh, sige, sige. Tayo na niya yung joke. Aray, ano ba yung nakita ko doon kanina? Ang galing, oh.
Biro mo yung mama nagpia-piano, walang kamay. Talaga? Oo. Ba-okay yun, no? Pero pare, walang kwenta yan. Eh, sa TV, ang daming kumakanta, walang boses. Magandang tanghali mo, mister. Ako ho yung naniningil sa bahay niyo. Yung upa. Ay, ikaw ba? Sabihin mo nga sa akin, anong klaseng bahay ba ito? Isang taon na akong nakatira dito, ni hindi niyo sinasabi sa akin na wala palang bubong tong bahay na ito. Huh? Kung hindi dahil sa umulan kanina, hindi ko malalaman na walang bubong ito. Get your hat, leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the sea. Nang makansel ang Champoy, si Subas ay lumabas sa ilan pang TV shows tulad ng Executive Champoy noon dekada 90, at ang programang pambata na Star Smile Factory ng ABS-CBN. Si Subas rin ay naging host ng Pinoy Wrestling, at siya ay nagkaroon ng guest appearance sa Bubblegang noon 2003, bilang tribute sa kanyang dating show na Champoy. Kilala rin sa kanyang matibay na paniniwalang politikal ang aktor. Siya at ang kanyang katandem na si Noel, ay ilan sa mga artistang lumabas sa telebisyon noong 1986, at nanghimok sa mga mamamayan na sumama sa mga grupong nasa EDSA, na humihiling ng pagbaba sa posisyon ng nooy presidente ng Pilipinas, na si Ferdinand Marcos. Kasama rin siya sa mga local recording artist na kumanta sa handog ng Pilipino sa mundo, ang awit na nagse-celebrate ng mapayapang revolusyon na nagpatalsik kay Marcos. Noong taon 2000, tuluyan nang nagretiro si Subas sa showbiz nang siya ay maestro. Ngunit sa kabila ng kanyang karamdaman, ito ay sumama pa rin sa mga taong humiling sa pagbaba ng pwesto ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada noon 2001, na tinawag na EDSA 2. Si Joseph ay dati niyang nakasama sa pelikulang Erap Is My Guy noon 1973. At diligin mo ng hamog ang uhaw na lupa noon 1975. Si Subas ay mayroon 5 anak sa kanyang asawang si Maripaz. Ito ay sila Sandra, Inez, Kutoy, Meremy at Choi. Ang kanyang buong pamilya ay nag-migrate sa Estados Unidos noon 2010, maliban sa kanyang anak na si Choi, na mas piniling manatili sa ating bansa. Si Subas din ay sinasabing isang debotong Romano-Katoliko, at siya rin ay mayroon Spanish restaurant na tinatawag na Señor Subas sa E. Rodriguez Avenue. Noon March 14, 2013, si Subas Herrero ay pumanaw, dahil sa pneumonia sa edad na 69, sa Rochester, New York. Bago siya pumanaw, ay hindi na rin maganda ang lagay ng kanyang kalusugan, at siya ay gumagamit na ng wheelchair, na resulta ng kanyang mga naranasang mild stroke, at komplikasyon ng pagkakaroon ng diabetes. Lubos na ikinalungkot ng kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang pagpanaw, dahil inaakala ng mga ito, na ang dating aktor ay nakaka-recover na. Nawala man si Subas, ay hindi naman malilimutan ang kanyang mga mahusay na naging pagganap sa pelikula at telebisyon. Siya ay hinangaan ng maraming movie fans, at marami siyang napasayang mga mamamayang Pilipino sa kanilang naging comedy show noon. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Subas ay isang gentle giant na may lubos na pagmamahal sa kanyang pamilya, kaibigan, trabaho at mga tagahanga. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Subas Herrero, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.